Oo nga, Peace. Welcome back nga pala sa ating Facebook page, ang Pausok Peace Vlog. So, ang uoperahan natin ngayon mga Peace, itong nilabas ng plaba na Romeo. So, yeah, Romeo. So, ito yung nilabas nila na digital. Para sa itong digital na to, malalaman nyo kung meron pang juice yung disposable pads nyo. Tapos, malalaman nyo rin ang charging ng baterya nyo. So, nailaw to. So, ito ang patunay na wala na siyang juice sa loob. Nakita nyo, nagbiblink. Bakit may nalabas pang uso? Kasi nga, na-refill ko na dati to. So, kaya ituturo ko kung paano ko nirepilan to. So, bago tayo magpatuloy, disclaimer muna tayo. Hindi tayo naghihikayat o gumamit ng mga kabataan na gumamit ng disposable pads. Lalo ng mga below 18 at wala pang patnubay ng magulang. Bawal yon. Sino ba namang magulang ang gugustoy na anak nila gumagamit ng disposable pads? Kahit ako eh. Diba? Ganun lang kasi yung priyo. Ngayon, nag-disclaimer na tayo. So, yung mga pwede lang manood ng video na to, ang dapat matuto sa tutorial na to. So, maraming nagsasabi na itong Romeo Plaba, yan, mahirap daw ripilan kasi nga, digital. First time naglabas ng digital ang plaba ng ganito. So, yan, texture niya, yan. So, solid. Plastic. Charging port. Monitor niya. Pinaka-monitor niya. So, yan, ito yung pinaka-mouth tip niya. So, saan mo ba bubuksan to? Siyempre, lagi mo titignan kung saan nyo may awang. Dahil doon ka magsisimulang sumungkit. So, ang awang niya lang naman is andito sa ibabaw. So, madali lang to. Gamit ang ating panungkit, yung kutsilyo natin na ginagamit. So, unahin nyo muna lagi dito sa may gilid. Yan, yung gilid na yan. Unahin nyo yung yangat-angat. Unti-unti lang. Pag naramdaman nyo nang umangat ng isang side, lipat ka naman dito sa kabilang side. Yan. So, ganun lang kasimple ito. Doon sa mga nagsasabing ang hirap-hirap daw silang mag-angat ng ano nila. Tagaan lang talaga kasi no choice kayo. Wala naman tutorial kung paano mapapadaling buksan yung isang disposable pad. Kundi, tinuturo ko lang kung saan mo lugar bubuksan. Yung paraan ng pagbubukas, discarding mo na yun. Pero minsan, tinuturo ko pa rin, gayahin mo na lang. So, kung nahihirapan ka, wala na akong magagawa. So, yun lang kasi yung paraan para mabuksan mo yung isang disposable pads. So, ito na tayo mga Peace. Maangat na siya. Yan. Patakin nyo lang ulit, kagaya ng ginagawa natin. Sa ito yung magbubukas tayo ng disposable pads na sa ibabaw. Patakin nyo lang, angat-angat yung ganoon. Dahan-dahan. So, pag mahirap pa siyang iangat, angatin mo pa ng panungkit, unti-unti. Yan. Ayan o, ginaganyan-ganyan ko lang. So, ito na mga Peace. Yan, ang loob ng Romeo. Yan. So, naiiwan sa loob yung kanyang ano. Yan, pinapang-ibabaw sa pom. So, gagawin nyo lang mga Peace. Sungkitin nyo lang yan. So, itaktak nyo na lang. Yan. So, ito yung pinaka-loob. So, lagi ko nililinis to bago ko lagyan ng juice. Ito, malinis na to kasi nga, kariripil ko lang. Kahapon hindi ko siya na-vlog, so ngayon ibablog ko siya ngayon. So yan lang, ganoon lang kasimple mga Peace. Yan ang pinaka-loob ng Romeo. Ayan o. The rest kung bubuksan niya yan, dandaan nyo ngayon nga to, makikita nyo sa loob niya andyan yung sensor tsaka yung pinaka-ano niya, board. May board kasi to eh, kasi nga may sensor to eh, may ano siya, may digital. So ang ilalagay ko ngayon flavor is pandan cake. Wala kasi akong taro ice cream. Taro ice cream kasi ito eh. So, pandan cake ang ilalagay ko ngayon dito sa ating Plaba Romeo. So, ganoon lang kasimple mga Peace. Nire-record ko nga palang juice. Siyempre, salt nick. Kung wala kang salt nick, no choice, gagawin kayo na regular juice. Pero huwag yung hanapin yung lasa ng original na lasa talaga ng disposable sa mga regular juice. Pero kung salt nick ang gagamitin nyo, ay medyo may lasa-lasa kasi dito sa mga regular. So yun lang, lagyan nyo lang. Yan, lagyan nyo lang ng juice. Huwag nyo rin pupunuin. Huwag nyo rin pupunuin kasi kagaya na nangyayari sa ibang disposable pads, mag-overflow yan. Kasi hira yung sensor, tsaka yung hipak mo. Tumataas yung juice kada hipak mo, nalalasahan mo, sumasama siya. Hindi na siya nasasala nito. Kasi nga, ang dami mo nilagay.
sisira ka agad. So, konti-konti lalagay. Yan. Kung sa tingin mo, okay na yun, nilagay mo yung juice, hindi naman sa sobra. Usually, ang ginagawa ko dyan, volume. Halimbawa, ito yung pinaka-pom. Pinapaabot ko siya hanggang kalahati. Yun. Hindi ko siya pinupuno kasi nga mag-overflow siya. Kaya, konti lang nilagay ko ngayon kasi nga, kagaya ng sinabi ko, na-refill lang ko na ito dati. So, balik nyo lang. Yan, balik nyo lang. So, after nyo nang may balik itong ibabaw, makikita nyo yan. Ito, nakita nyo sa room nyo. May ukit siya. May ukit. So, ito yung portion na dito mo itatapat sa lugar na to. Yan, yung ukit. Yan. Kailangan magkatugma siya. So, lupagay nyan. Yan. Okay na. Lumagutok na mga piece. Ibig sabihin, okay na. Successful yung ginawa natin. So, try natin. So, ganoon lang kasimple mag-refill nitong Flava Romeo. Kung meron ko yung mga gustong disposable pads na i-refill na natin, message lang or PM nyo lang sa akin. So, mag-refill pa tayo ng maraming disposable pads. Keep supporting lang sa ating Facebook page. Ha? Doon lang yun sa mga pwede nang gumamit, ha? Sa hindi pwedeng gumamit, hindi kayo pwede rito. So, ganoon lang.